Sa pampinagpalang gabi sa lahat, welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ngayon po, salamat sa Panginoon, December 13, 2023, at ang Wednesday Gospel po ang ating pagnililayan. Ito po'y tungkol sa lumapit sa akin at mamahinga. Ito po yung pagtawag sa atin ng Panginoong Jesus na kung sino po man sa atin na may dinadalang mabigat na problema, ay matuto po tayo na lumapit sa Panginoon na may pagtitiwala. Sapagkat sa mundong ito, lalo na sa ngayon, masasabi natin na napakaraming problema na kinakaharap. So, sinong lalapitan natin? Pera ba? Tao ba? Material na bagay ba? Hindi po. So, i-welcome po natin si Brother Rinaldo Tan, at siya po magbibigay ng reflection. Siya na rin po ang mag-opening prayer at magbabasa po ng gospel. So, i-try po natin siyang i-add. So, Brother Tan, i-add na po kita. Paki-accept na lang po yung pag-add ko sa inyo para makapasok po kayo sa Facebook Live. Ayan, hintayin na lang po natin. Sana maganda ang connection. Amen. So, tayo po, ayan na po. Ayan. Magandang gabi po, brother! Okay, magandang gabi, Sister Angelica, at saka magandang gabi sa lahat ng mga naka-join dito sa live ng iyong program, okay? Apa, pwede na po kayo na po mag-opening prayer at saka magbasa po ng gospel, tapos tuloy-tuloy na po kayo magnilay. Ah, sige. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ama, maraming salamat po sa gabi na ito na pinagkaloob niyo sa aming pagpapala, buhay sa aming kalusugan upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan nitong online na gawain nito para may palaganap, Panginoon, ang inyong napakagandang balita. Napanalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang mensahe na ngayon ay tatanggapin namin ng bawat isa. Nawa ito ay magtimo sa aming puso. Patumbahin po ninyo itong ministry na ito, Panginoon. At nawa ay kami lahat sa mga oras na ito ay makatanggap ng biyaya at pagpapala sa lahat ng eres ng buhay namin. Ama, sa pangalan ng Kristo, itong aming samot panalangin at sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so basahin ko na ba, Sister Angelica, yung ano, gospel? Apo. Sige. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Pasanin niyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling-dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, purihin natin ang Panginoon. So, maisilang yung gospel lang verse lamang, ano? Okay. Ito yung nasa San Mateo, no, kabanata 11, talata 28 hanggang 30, no. Okay. So kung familiar sa inyo yung awit ni Basil Valdez, yung Lift Up Your Hands, no. So matagal ng awit 'yan. So itong verse na ito, no, eh nakapaloob doon sa awit na 'yon, no. So napakaganda nung awiting na iyon at nagbibigay ito ng magandang mensahe. At ang mensahe binibigay ng awitin na yon o ng verse na ito o ng gospel na binasa natin ngayong araw na ito ay tungkol doon sa mga kumbaga nararanasan ng bawat isa, no? Yung kapagalan, kabigatan, problema, no? Yung matitinding mga nararanasan ng bawat isa. Maging tayo ay Kristiyano o hindi, malapit tayo sa Panginoon
o hindi, naglilingkod tayo sa Panginoon o hindi, lahat tayo makakaranas sa mga, kumbaga, troubles sa buhay natin, problema sa buhay natin. At alam ninyo, depende yan, no? Di ba may mga tao na pagka hindi na nakayanan ang mga problema sa buhay, nagpapakamatay, di ba? So, at sa internet, Google, no? Pwede nyo i-Google, no? Sa mga nagpapakamatay, marami ding nagpapakamatay na bilyonaryo. Kanina lang nga, nag-check ako, kasi alam ko yan eh. Miski noon, no, na alaman ko na meron daw survey noon, no, doon sa mga nagsisuicide, no, at marami, alam ko nga doon sa nabasa ko, mas marami pa nga daw yung mga nagsuicide na mayayaman, no, mayayaman, no, ibig sabihin, mayroong pera, bakit nagsuicide, bakit nagpakamatay. So ito yung mga hindi na nakayanan yung problema sa buhay, no? So ibig sabihin mas marami nagpakamatay na mayaman kaysa sa mga mahihirap. So bakit? So ibig sabihin, ang pera hindi ito talaga ang solusyon dun sa ating mga problema. So dumarating talaga ito sa tao, sa buong tao. At ngayon bakit? Ngayon kung pag-aaralan natin ng banal na kasulatan, sabi nga sa first John chapter 5 verse 19. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. So anong ibig sabihin? Ang sanlibutan natin ito ay pinag-aharian ng Diablo, ng demonyo. So wag natin sasabihin, ha, ang Diyos ang nag-ahari sa sanlibutan, hindi. Ang pinag-aharian ng Diyos ay doon sa langit. Ha? Yun ang kanyang kaharian. At doon sa langit, doon siya ang hari doon. Dahil siyang hari, walang problema, masaya, walang kapagkakian, perfectong buhay, maayos, no? Yun. Pero dito sa mundo na ito na ating tinitirhan, ngayon, ito ang pinag-aharian ng Diablo. Kaya tingnan ninyo, yung ating kapaligiran, hindi ba? Nandito yung andaming kasalanan, kasamaan, kaguluhan, hindi ba? Gera, tingnan nyo ngayon sa Israel lang, hindi po ba? Israel pa yan. Di ba? May mga gera, di ba? So andaming mga troubles, no, sa mundo na ito. At dito, hindi ba, lahat ng tao may problema. Kahit naglilingkod nga kay Lord, di ba? Kahit Kristiyano, kahit tagasunod ni Kristo, merong problema, sabi, may pagsubok at pag-uusig. Yan. No? So ngayon, dito sa gospel, ito ang invitation ni Lord. Sa lahat ng mga napapagal, nabibigatan, no? Nabibigatan na, halina, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. No? So hindi po sinasabi da ganito. Okay? Lumapit kayo sa akin at mawawalan kayo ng problema. Hindi po ganun. No? Okay, nililinaw ko po. Hindi po ganun po 'yon na ibig sabihin, ha? Ha? Para mawalan tayo ng problema, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po ganun. Ang sinasabi ng Panginoon, ha? Sa mga napapagal, nabibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. At meron pang sinabi, no? Ang aking pamatok ay magaan dalhin. So may pamatok. Ano ba 'yung pamatok? 'Di ba? Nakakita na ba kayo nung kalabaw na ginagamit sa pag-aararo? Ano, mga farmers, mga magsasaka, 'di ba, doon sa bukid, 'yung nakalagay doon sa leeg ng kalabaw na pamatok, sa English yoke, yung bang nakapatong, di ba, na humihila dun sa araro, di ba, yon ang pamatok. Ang bigat-bigat nun, tingnan nyo yung kalabaw, di ba, kaya yung ginawang example ng Panginoon, pamatok, bakit ang bigat-bigat, no, pinapasa ng kalabaw. So ngayon, sabi ng Panginoon, no, yung pamatok niya ay magaan,
Galing. So, ibig sabihin, kahit lumapit tayo sa Panginoon, okay, may pamatok pa rin. Kaya lang magaan. So, anong ibig sabihin? Ganito yan, my dear brothers and sisters. Walang taong walang problema. No? Sometimes, merong ganito eh. May ganito eh. May isang tao, maraming pera, mayaman. Okay. Pero malayo sa Diyos. Masamang tao. Tapos nung lumapit siya kay Lord at nagbalik loob sa Panginoon, aba, ay doon. Doon siya nawala ng pera. Doon nalugi yung kanyang business. Tingin mo kung kailan naglingkod kay Lord. So, ganon. So, anong ibig sabihin, brothers and sisters? No? Hindi po ibig sabihin pag na kay Lord na tayo, para tayo nakahiga sa bed of process. Meron pa rin pagsubok, may problema. Kaya lang, ito ang paanyaya. Kung nahihirapan ka na ngayon, ha? At maari, baka naman, kaya ka nahihirapan, kaya ka merong mabigat na napasaanin ngayon, pwede rin po, kasi nakalimot tayo sa Panginoon. Merong ganyan, no? Nakalimot. Ngayon, baka naman, dahil sa mahal na mahal tayo ng Diyos, ang ginagawa ng Panginoon, tinatapik. Para bang tapik o kalabik ka muna, o nakakalimot ka na, yun ang tapik ng Panginoon, yung pasanin na mabigat na problema. Yan. Yung iba nga, sinasabi nga, baka batok na nga ni Lord o dagok eh. Kasi nakalimot. Yan po yun. Kaya ngayon, ito ang panyaya ng Panginoon. No? Lumapit tayo sa Kanya, no? At sigurado, meron mang dumating na problema sa buhay natin, pagsubok, siguradong makakayanan natin, no? Makakayanan natin, no? At sigurado, ha? Hindi ka magpapakamatay, no? Kaya nga sabi nga kanya, di ba? Kanina lang nga, nag-google ako, tinignan ko din, eh, no? Ba, nakita ko doon, mga bilyonaryo, billionaires sa German, may mga ilan na yung mga bilyonaryo nagpakamatay. Pag sinabing billionaires, no? Hindi lang bilyonaryo, billion, ha? Mayaman, pero bakit nagsisuicide? Ito na yung hindi ba nakayanan na siguradong merong dinadala. Eh, ang tao, para magpapamatay kang, ibig sabihin, hopeless ka na, hindi ba? So, yun. Ngayon, ito, ang ibig sabihin doon sa gospel ngayon. Ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga inuulit ko, hindi ko sinasabi na lumapit tayo kay Lord para mawalan tayo ng problema. Hindi. Ang paanyaya niya, ito. Ah, kayong mga napapagal na bibigatan, lumapit kayo at kayo'y aking papahingahin. So meron tayong rest, no? Makakayanan mo, no? Tulad sa buhay ko. Oh, salamat kay Lord, maaga akong tinawag ng Panginoon na maglingkod sa kanya. Sa ngayon 66 na po ako. Oh, next July 2024, 67 na ako. At tinawag ako ni Lord na maglingkod sa kanya at the age of 21. So isipin niyo, 21, 1978. Dito po ako unang nag-charismatic, nag-life in the spirit seminar. Yan. Okay. So, salamat kay Lord na kilala ko ang Panginoon. Ngayon, ganito. No, ako po ay noon, natatandaan ko, no, ako po ay bata pa noon, yan, mga kabataan ko noon, elementary days ko noon, bah, maganda yung buhay namin. Ang aking tatay, ang aking nanay, ay may negosyo. Merong mga groceries. Yung groceries, hindi sari-sari store. Groceries. Sa Laloma, meron kami malaking grocery at supplier kami ng mga paninda sa mga sari-sari store. Yung Madilita sari-sari store. Sa Laloma, ilang. Ang daming sari-sari store sa Laloma sa amin bumibili ng kanilang mga paninda. Bukod sa Laloma, meron din kaming tindahan na wholesaler doon sa dito sa Balintawak, sa Globerleaf. Ilan ng tindahan diyan namin.
ay pag wala akong pasok kasi sa Lourdes ako nag-aaral, sa Lourdes School Quezon City, no? Pag walang pasok, Sabado, pumupunta kami doon sa Cloverleaf, no? At doon sa tindahan. Doon, yun, kahit may kaya kami noon, kahit medyo, alam na, yung may kaya, ba nagtitinda ako doon. Nagtinda ako ng bagoong, nagtinda ako ng supot doon sa may mga, sa, doon sa tindahan ng mga isda, yung mga, ano, yung mga namimili doon, walang dalang bag or ano, o basket, no, may supot. Ganun lang ginagawa ko, parang libangan. Ibig sabihin, ang buhay ko, okay naman, maayos. Hanggang sa dumating na, alam nyo, kasi ang tatay ko, ang nanay ko, sa lumalangit tawa, ang kalamang kaluluwa, matagal silang wala. Eh sila po, hindi po masamang tao. Ha? Mabuti po silang mga tao. Kaya lang, hindi sila ganap na, kumbaga, Kristiyano pa. Yung naglilingkod kay Lord. Puro negosyo. Tapos ngayon, madala silang nag-aaway. Yan, no? Talagang hindi sila nakakasundo. So ngayon, anong nangyari? Kasi siguro wala kay Lord. Sila noon, nominal, katoliko. Pero hindi ko sila nakikita nagsisimba. No? Kasi lagi nasa tindahan. Sunday to Sunday. Walang sarado ang tindahan. No? Wala. Sunday to Sunday. So, hindi ko nakikita na siya simba. At kami, hindi ko naranasan, dinala ako sa simbahan. Como sa Lourdes School ako nag-aaral, Catholic School, simbahan ng mga Capuchin Fathers, ng mga pare. Oh, so, marunong ako magsimba. No? Tinuruan kami ng katekisim. Pero yung magulang ko, nakasabay ko sa simba. Sunday, hindi po. Hindi. So, ano nangyari? Ayan na. Tumating na yung time. Nagkaroon na ng mga problema financially, nalugi na, etc., etc. In short, ito na, naghihirap. So ngayon, at the age of 21, naging charismatic ang mother ko, naging charismatic ako. So nung ako'y naging charismatic na, ito na. No? Alam nyo, yan, medyo gumanda na naman po yung buhay namin, buhay pa yung parents ko noon. No? So ngayon medyo umuunlad na naman, nagkaroon sila ng ibang business sa mga investment, ganun-ganun, nagkaroon na kami ng sasakay na naman, ganun, no? Pero dumating na naman yung pagsubok sa buhay, no? Nung dumating yung pagsubok, eto na naman, ang father ko, parang hindi na naman nag-a-attend ng mga prayer meetings, balik na naman sa dati, pero ako po, tuloy pa rin ang paglilingkod ko kay Lord, pagiging charismatic ko, hanggang sa ako po ay nagka-asawa na. No, nagka-asawa. Lingkod pa rin ako ng lingkod sa ating Panginoon. Pero eto, kahit pala naglilingkod kay Lord, yan, nagkaanak na po ako. Alam nyo, eto, dumadating pa rin yung mga problema pagsubok sa buhay. Kaya naranasan ko din po, na-bless ang mga anak ko, na-bless. No? Dati nagkaroon na kami, dalawang sasakyan. No? Mga bago yun. No? Yung unang sasakyan namin, yung Suzuki na bago. No? Tapos after 6 months, bumili naman yung anak ko ng sasakyan, nung Mirage, no, bago din, no. So dalawa, ako may sarili akong ginagamit. Kaya pag ako magpi-prayer meeting, pupunta ako sa mga magtutok ako na, meron akong sarili kong ginagamit, no. Binigay na ang ako sa akin yun at bumili siya ng bago. Pero tingnan niyo, brothers and sisters. Naglilingkod na ako kay Lord, ha. Dumating na naman yung pagsubok financially. Dalawang sasakyan, parehong nawala. Yung una, nawala yung sasakyan namin. Nahatak ng bangko. Isa yung naka-financial problem. No? Yung isa namang sasakyan, nabangga po ng anak ko, papunta siyang Bataan, tumuproblema, kamuntik siyang mamatay, total wreck. No? Ginawagan pa ako ng hospital, yung anak niyo po, nandito sa Bataan yun. Kaya pinuntahan ko pa sa Bataan, nakita ko yung sasakyan, total wreck. At yung paanang anak ko, buti na lang hindi nabali yung buto, pero nagkaroon ng merong malaking sa tuhod, malaking
wak-wak, ilang stitches yun, 13 stitches yata, no? So, pagsubok, no? Tingnan ninyo, no? Hanggang sa nawala na naman kami ng sasakyan, di ba? Ito. So, pero naglilingkod na ako kay Lord. Pero lang yung napapansin ko, dumadaan yung ganyan mabibigat na mga pagsubok. Even naglilingkod na, nagkaroon ng financial problem, no? Pero ngayon, pinag-iisipan ko, dumating pala sa buhay namin yan, sa buhay ko. Pero alam nyo, brothers and sisters, parang dumaan lang po. Ngayon, maayos na naman yung buhay namin, no? Financially, ito, meron kaming bahay, no? Yung business ng anak ko, nagbo-boom, meron kami. So, yung empleyado namin doon sa shop, nasa 25 yun. Sumisweldo po yun. Buwan-buwan, no? So, sabihin, maayos na naman. Pero, ngayon, nagbubulay ako nung dumating yung problema sa buhay namin dahil naglilingkod kami kay Lord. Naglilingkod ako, ang asawa ko naglilingkod. Dumating din pala yung talagang sumadsad kami, talagang kamutik ba matay yung anak ko, no? Talagang nawalan kami ng sasakyan, no? Pero ngayon eto nagbubulay ako. Hindi ko naranasan ba yung depressed na depressed ako. Yung parabang nalungkot, na depressed, na stress. Ha? Ngayon nagbubulay ako. Ginaanan din pala namin 'yon. Habang naglilingkod kay Lord, ha? Kasi since 1978 eh. Tapos kailan nangyari yun? Ilan taon na yun? Matagal na rin akong na kay Lord na, no? No? Alam nyo, nakikita ko. Ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Come to me, all of you who are heavily burdened. Nangyari po sa amin. I will give you rest. Kaya pala ngayon nagbubulay ako. Bakit? Sinisi ko ba si Lord? Lord, bakit ganito? Hindi ba naglilingkod na ako sa'yo? Bakit nangyari pa ito? Bakit pinasyali, nagkaroon na naman kami problema, tapos ang anak ko, kamuntik pang mamatay, ganyan-ganyan, ganun. Tapos ako, Lord, bakit ako, tingnan mo, nagkasakit pa ako, na-angioplasty pa ako, magkano kinakailangan, almost half million. Pero alam mo, hindi ako nagkaroon ba ng parabang yung naramdaman kong depressed, malungkot, or what. Dumaan, pero parang pareho lang. Bakit? Kasi totoo itong sinasabi ni Lord. Come to me and I will give you rest. Kayong nabibigatan. So, dumarating ang pagsubok, problema. Ngayon, para wag natin maranasan yung kapagalan, kinakailangan continuous po ang ating relationship kay Lord. May ups and down ang buhay kahit naglilingkod na kay Lord. Pero pag na kay Lord tayo, stable. Ha? Stable. Tingnan niyo yung wala kay Lord. Yung wala kay Lord. Pag maraming pera, nasa itaas sa mamayagpag, masaya. Pero pagka nagkaroon na ng problema, mabigat yung pinapasan, hindi ba? Nagtatanong pa, may Diyos ba? Tingnan mo, wala naman talaga ang Diyos. Hindi ba? Tapos yung iba, hindi ba nagpapakamatay? Hindi po ba nagpapakamatay? Yan. Pero pag kami, Panginoon tayo, at lumalapit tayo, stable. Yung buhay natin, pwede po sasabihin ko po. Hindi po ina-assure ni Lord, pag lumapit ka sa akin, payayamanin kita. Pag lumapit ka sa akin, sigurado financially, sigurado hindi ka mauubusan, sigurado dadami yung pera mo. Kung may negosyo ka, sigurado lalakas, uunlad ang negosyo mo. Yan, sigurado yan. Hindi yun ang pangako ni Lord. Ang pangako ni Lord, ito. Pag nabibigatan ka na, may pasanin ka na, pagpapahingahin kita. At ang aking pamatok ay magaan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Now, brothers and sisters, eto,
hindi natin matitiyak ang buhay natin. Miski ako. Ako nga ngayon. Ito na. Napansin ko na hindi na ako tulad ng dati on the go. Ayun sabihin, dati-dati na naalala ko. Nakakapag-drive pa ako. Kahit probinsya, magdadrive ako. Pupunta ako sa gawain ni Lord. Pre-prayer meeting. Pag magtutok. Kahit nag-iisa ako. Kahit Ilocos. Ilocos pa yan. Bicol. Magdamag ang biyahe. Napupuntahan ko yan. Oh, talaga. Ngayon, napansin ko ito at my age na angioplasty na ako, may sakit sa puso, no? Nabawasan yung activity ko, no? Nabawasan. Sabihin, nagkaroon ng changes, no? Nagkaroon ng changes. Ang wala lang pagbabago ay yung nararamdaman ko sa puso ko. Yung depression, hindi. Ha? Dati-dati, kung saan ako nakakarating, okay. Ngayon, hindi na. Pero, okay, yun ang pagbabago. Pero yung puso ko, nagbago ba? Nagkaroon ba ng lungkot? Nalulungkot? Hindi. Kasi si Lord ay nasa puso ko. Kaya ngayon, meron din akong mga dinadala. Ngayon, nag-maintenance medicine din ako. Ha? Hindi naman ako panatik kay Lord. May pananampalataya ako, hindi panatik. Ha? Kasi nga, binigyan ako ng gamot ang doktor. Ang doktor ay instrumento rin ni Lord. Oh, so uminom ko ng gamot, hindi ako yung fanatic na hindi, kay Lord na ako. Yung mga gamot na, wala na yan, hindi na ako inom yan. Basta may faith ako, hindi. Sinusunod ko pa rin yung doktor. Oh, ito. Ito. Ngayon, ang alam hindi nagbabago sa akin. Ang hindi nagbabago sa akin, kahit ang bawa sa activity ko, hindi na ako masyado nakakalabas ngayon. Kaya ngayon, praise God, merong online. Ito, nakakapag-preach ako. Sa radyo, puro yung Panginoon, everyday na nagra-radio pa rin ako, pero sa bahay na lang. Ha? At kadalasan, naka-record, sisend ko na lang yung record ko doon, eh, at yun ay ipi-play na lang sa umaga na live. Oh. Sabi, nakakapaglingkod pa rin ako kay Lord. Nakakapaglingkod pa rin. Hanggang ngayon, may problema pa rin dumarating. Akala nyo ba, pagka na kay Lord, walang meron pa rin problema si Brother Ray. Pero, eto, hindi ako naaapektuhan. Eto pa rin ako. Ha? Bakit? Kasi pinagagaan ni Lord. Ang pamatok niya ay magaan. Kaya eto, brothers and sisters, ang ibig ipaalam sa atin ni Lord through this message, si Lord lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Hindi pera, kayamanan. Kung wala kang trabaho ngayon, nawalan ka ng trabaho, meron kang sinusustentuhan, may mga anak, hindi trabaho ang kailangan. Manatili ang relationship natin kay Lord at bahala si Lord sa lahat ng ating mga kailangan. Yan. So brothers and sisters, maikilan yung gospel. But the gospel today is encouraging us to be stable in our relationship with the Lord. Kahit na kay Lord tayo, pwede tayo magkaroon ng problema, malaking problema, maliita problema. Okay, hindi ibig sabihin pag na kay Lord tayo, mawawalan tayo ng problema, hindi ganon. Hindi ibig sabihin pag na kay Lord tayo, yayaman tayo. Yan, pwede rin dumating sa buhay natin na mawalan din tayo ng pera. Oh, pero ito, mawalan man tayo ng pera, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Still, God will supply all our needs. So, brothers and sisters, so sa mga nakikinig ngayon, na ngayon, dumadanas ng pagsubok ngayon, sa oras na ito, napapagal kayo, nabibigatan kayo, namumroblema kayo, kapatid, dumadating talaga yan. Ang tiyakin lamang natin ito, ang relationship natin ay stable, hindi nagbabago. Yung ating buhay, kung nagbabago man, yung mas ganang sagana, marami kang pera, sobra-sobra pa, yan, tumulong ka. Dumating yung time ito, para bang salat ka, salat, okay lang yan. Basta ang gawin natin, stable tayo
sa relationship natin kay Lord. Hindi tayo dapat nagbabago. Amen? Yan. Brothers and sisters, ito, ang pasalo natin ng pamatok ni Lord dahil magaan, kayang-kaya natin. Yan. Oh. Problema, okay lang yan. Kaya nga sinasabi nga, pag may problema ka, ngumiti ka lang, itian mo lang yan. Oh, pag mong seryosohin. Oh. Ang problema, meron kang, ano, pinadala. Ganun lamang kasimple. Ang buhay, very, very simple lang po. May pangangailangan ka, okay. Sumingi ka lang kay Lord. Yan. Ibibigay. Kailangan iyakin natin. Stable ba relationship natin kay Lord? Yan. Yun ang wala. Ngayon, makakatulad na ng Lord. Ha? Sigurado, stable ka rin. Ha? May trabaho ka, wala. May pera ka, wala. May sakit ka, o magaling ka, okay lang yan. Basta stable ang relationship mo kay Lord, yun ang importante. Amen? Ito lagi kong paalala. Ang buhay natin, maikli lang. Maikli lang po. Okay? Ang ating dapat na bigyan ng importansya is the next life. Next life. Yung ngayon, ibigay na natin kay Lord. Lord, bahala ka na, Panginoon. Basta Lord, maglilingkod ako sa iyo, sundin kong kalooban mo. Tulungan mo ako na ang relationship ko sa iyo, Lord, maging stable. Yun lang. And then, bahala ka na. Tapos, yun na. Ha? Pagdating ng panahon, yun na. Makasama na natin si Lord. So ngayon, sa mga nakikinig ngayon, brothers and sisters, sa mga napapagal ngayon, ha, surrender mo na lang kay Lord. Ha? Okay. Ha? Ibigay natin sa Panginoon. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon ng buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po dito sa message na binigay mo sa amin. Panginoon, Lord, lahat ng mga napapagal ngayon, na nakikinig ngayon, may problema, na nabibigatan na parang gustong sumuko, Lord. Lord, ipuin niyo sila, Panginoon. Pagpalain niyo sila, Lord. Panginoon, hinihiling ko po, Lord, lahat ng nakikinig ngayon, Panginoon, ang kanilang relationship sa inyo, yan po ay maging stable na, Panginoon. Huwag niyong pababayaan ang bawat isa. Huwag niyo kami pababayaan, Lord. Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Nagtitiwala kami sa iyo. Nananampalataya kami sa iyo. Mahal na mahal mo kami, Lord. Pinangahawakan namin yan. Ama, sa pangalan ng Jesucristo, ito ang panalangin namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So at maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Ray. Napakaganda po ng sharing nyo. Nirelay nyo yung gospel sa naging buhay nyo sa Panginoon. Yes. Yun nga, kailangan yung buhay natin talagang nandun sa ebanghelyo. Yun ang talagang kamaganda yung buhay natin. Kasi, oo nga, nagpaliwanag yung ebanghelyo tapos hindi naman nakikita sa buhay natin. Wala yun eh. Hindi yun ang ano ng Panginoon. Oo. Kaya kailangan buhay natin, ang buhay natin makikita sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo makita sa buhay natin. Oo. Okay. Akala ko siguro ng iba, kapag ka naglingkod ka na sa Panginoon, eh, bed of roses na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kumbaga, titingnan nyo ha, naglingkod na kayo, nandiyang may nabangga na sasakyan, nandiyang na-operahan kayo sa puso. O, di ba? Ibig sabihin, yes. Kung sa Panginoon, siguro bumigay na kayo. Yes. So, meron pa rin darating. May kapigatian, meron. Pero sinusubok tayo ni Lord. Oo. Yes. Oo. Kumbaga dinadalisay po yung pananampalataya natin. Yes. At makikita natin pag naki Lord ka, ang mararamdaman mo nasa mabigat ka pa lang sitwasyon, pero hindi mo nararamdaman kasi ako ngayon pag nagbubulay ako sa mga naranasan ko,
Marami rin pala akong naranasang mabibigat sa buhay ko. Pero bakit nung nandun ako sa estado na yon, bakit parang wala? Parang, tama po, tama. Parang, tama yun, parang wala. Oo. Hindi ako yung dati, dati sabi ko, yung anak ko, nabangga, kamuntik na mamatay, pinuntahan ko ba sa Bataan, total wreck yung sasakyan. Ngayon, kung ngayon ko iniisip yun, noon, nung naranasan ko yun, ano lang, hindi, siyempre malungkot ka, ano, nagulat ka, di ba? Ah, ano, ano ba, pinuntahan ko, yun lang, pero hindi ako yung taranta-taranta na para bang depressed, stress na stress. Okay. Hindi. Oh, hindi. Oh, tung ako nagkasakit ako. Oh, biro mo na kailangan ng malaking halaga. Ngayon ko na ano, dumating lang, may dumating yung pera. Hindi namin kinakailangan talaga mabaon sa pangungutang, hindi. Ngayon nagbubulay ako. Ganun pala yung pag may connection ka kay Lord. Darap pa rin yung mabibigat, pero hindi mo namamalayan. Tinutulungan Lord. Oh. Tinutulungan kay Lord. Yung pala, all for the glory of God. Amen. Opo, tama po yun. Kumbaga, ako po, masasabi ko din, nang nasa Panginoon ako, mas dumami pa nga yung pagsubok eh. Yes. Mayroon talaga. Butipin mo na kay Lord, easy-easy lang eh. Pero nung na kay Lord, dumami yata. Minsan may ganun. Tapos, andyan ang tablo. Manunukso, tingnan mo, oh. Oh, di ba, lingkod ka ng lingkod, pero tingnan mo. Oh, ganyan. Pero iba, sinisisi pa si Lord. Lord, akala ko ba, Panginoon, ah, nandiyan ka. Kasi pinakinggan ng diablo. Hindi dapat ganun. Oh, hindi dapat ganun. Dumating man ang pagsubok, Lord, tulungan mo ako. Ganun lang. Humingi ng habag kay Lord. Kumbaga, magdasal, yun. Hindi natin pwedeng sisihin si Lord. Oh. Lahat pinapahintay. Lahat for good. Kahit na aksidente ka na, for good. Ako na angioplasty, for good. Eh ngayon, kita niyo po, hindi ako na angioplasty, hindi ako na, ano yung si-share ko? Hindi mo nakapag-share ako na, wow, yung nangyari ito, kailangan ko ng malaking halaga. Dumating. Sa totoo lang, ito, Angelica, noon, okay. Di malaki na pa. Pero mamaya, meron na, nagpunta doon sa amin, sa shop, ha? Nagbigay ng cheque sa akin. Oo, oh, talaga. 50,000. Tapos, meron biglang tumawag sa akin, nalaman na angioplasty ako. Taga Laguna. Brother Ray, angioplasty, magkapadala ako sa'yo, pero maliit lang ha. Maliit lang, sabihin mo ang makakatulong. Ba nung nagpadala? Ha? Nulog sa sabi ko, magkano yung maliit? 50,000? Sabi ko, praise God ka ako. Oh. Yun, nangyari pala sa akin yun para pakita ni Lord, nandiyadyaan siya. Timodi, na glorify ko agad si Lord. Oh. Ganun yun, Sister Angelica. Opo. Okay. Apo. Maraming salamat po, Brother Ray. Salamat din sa pag-ano mo sa akin, pagbigay mo ng opportunity to spread. Naku, sa Diyos ang papuri. Eh ngayon po, nandito ako sa Christmas party ng gawain namin sa Charismatic. Habang nagla-live kayo, eh nag-aasikaso naman pumunta. Pero nakikinig po ako sa sharing nyo. Yan, sige. Ayan po, teka, pakita ko sa inyo. Nag-umpisa, ako po. Nag-umpisa na si Terry. Ayos, sa simbahan. Ito po yung Jesus Wants to Tell You, Catholic Charismatic sa Bulacan, Giginto. Ah, Giginto. Oh, okay. Ayan po. Oh, sige po, wari mag-end up po ako ng live para maka-join na po ako sa kanila. Sige, mag-ano na rin ako, mag-exit na ako, ah, Sister. Papa-exit na po kayo, po. Ah, sige. Okay, maraming salamat, Panginoon. Sa ngala ng Ama at sa Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami na aming kakain sa araw-araw at patawin mo kami sa amin ng mga sala para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami painturo sa tukso. Bigyan mo po kami sa lahat ng sama. Amen. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga na kapag kami ay may problema, ikaw ang dapitan namin sapagkat kami ay makakatumpong ng kapahingahan sa iyo.
Maraming maraming pong salamat, Panginoon. At sa kalulukuyan, ako kuya, papasok na sa aming Christmas party. Amen. God Jesus wants. Maraming po salamat po, and to God be the glory.